Ito na yung aming bone ne. Beans. Dahon. And fresh na fresh pa rin. So, ayan. Chian pick. Isa-isa yung mga ating. Harvest. May harvest pro girl. Ang dilim against the light. So, manguha tayo dito ng carrots. Ito po ay carrots. So, ayan. Nakuha ka din. Ayan na, ka-blissful. Meron na tayong carrots. Isa lang. Hanap pa tayo ng iba. So, yung carrots, dalawa lang kasi ako lang naman. And sibuyas. And we're going to get kamatis there. Ayun yung kamatis. Marami pang kamatis sa likod. So, ayan lang muna. Kaya iyan lang lulutin ko tonight. Ito yung mga na-harvest natin kanina sa garden. And ayan, meron tayong beans, carrots, sibuyas, kamatis. So, ito yung lulutuin natin ngayon. Gigisa lang natin to. Kinisang beans. So, tara, magluto tayo. Ayan, nabalitan na natin lahat ng ating mga Ricardo. Then, hahiwain na natin sila na isa-isa. Diinan natin ng bawang para madurog. Dapat diin na diin para durog na durog. Tulad ng puso kong durog na durog nang iniwan mo. Charot! Ayan, hiwain na rin natin. Hiwain na rin natin ang kalahi mo, sibuyas. Nagbibigay lasa sa buhay ko, pero lagi naman akong pinaiiyak. Ayan, hiwain na rin natin ang kamatis na masustansya. Tanggalin natin ang utak, pero huwag ang puso para patuloy itong mapula. At ang sahog, wow, ang laki, yayamanin. Joke lang, hindi naman natin ilalagay lahat yan. Konti lang, charot-charot lang yan. At hiwain na rin natin ang isa sa ating main ingredients, ang favorite ni Bugs Bunny, carrots. Pati na rin ang favorite ko, pero bawal sa G6TV, beans. A few moments later. Charot! Ayan, tapos na tayong maghiwa, tara na't magluto at excited na ako. Kumuha tayo ng itim na kawali, lagyan natin ng mantika. Painitin mo muna ate ang mantika bago mo ilagay ang sibuyas. Halo-haloin mo muna yan dyan. At huwag ka magmadali dahil wala naman tayong date. Pagkatapos mo yan igisa, lilagyan na natin ang ating bawang para wala masyadong lumapit na aswang. Tiyan! Joke lang yan. Ayan, halo-halo ulit tayo dyan ate. Haloin mo, gisa mo. At ilagyan na natin ng kamatis. Ay ate, ilahat mo na. At pagkatapos, igisa mo na yan. Halo-haloin mo. At lagyan mo ng butas sa gitna. Na. Pagkatapos yan, ilagay na natin ang ating baboy. Ayan, sinabi ko naman sa inyo, konti lang naman ang ilalagay ko dahil hindi naman tayo kayamanan. Ayan, igisa na rin natin ito. Ay, mali, mayaman pala ako kasi may oyster sauce ako. Ayan, igisa-gisa na natin ito at lagyan na natin ng tubig. So, ayan, halu-haluin lang natin ito. Hayaan natin lumambot ang baboy kasi lambot ng monay sa bakery na nabibili sa kanto. Ayan ate, takpan mo na at balikan mo na lang mamaya pag malambot ng baboy. A few moments later. Ate, gising, tapos na mahabang paghihintay. Haluin mo, lagyan mo na lang ng tubig. Lagyan mo na rin ng nortils, tapos halu-haluin mo. Ayan, kasi mahilig tayo maghalo, kaya dapat lagi halu-haluin. Ayan, sige, walang katapos ang halo. Maghalo tayo na maghalo. Haluin natin mabuti, ayan. Tapos lagyan na natin ng asin. Sunod na rin natin ang ating beans. Ayan, sige, ilagay lang natin ang ating beans, yung ating fresh na beans, na kasi fresh ng boses ko, ayan. Tapos halu-haluin uli natin, o diba? Walang katapos ang halo, parang hindi na ako napagod sa kakahalo. Ano ba ate? Halo pa more. Finally, ilalagay na natin ang ating fresh na carrots at hahaluin uli natin to. Natural ako si Mrs. Halo, kaya wala tayong gagawin kundi maghalo na maghalo. Ayan, haluin natin hanggang sa maluto. Hindi ko alam bakit ko laging hinahalo. Tapos gilid-gilid lang din naman ang paghahalo. Sige, halo pa more. Para mas masakit na ang mata ko kakatingin sa kakahalo mo kesa sa kamay mong naghahalo. So, lutuin na lang natin ito ng 5 minutes para half-cook siya. Ate, takpan mo na. Tama ng halo. Masarap ang ating gulay kapag meron kwentong isda. Kaya nagluto na rin ako. Ayan, malutong-lutong. Tumutunog-tunog pa siya. At ito na rin ang ating gulay. Ayan, nagluto na rin ako sa aking mahal na asawa ng meatloaf.
At Ma'am Roshdy, para kay Gian, ayan na, tara na, kumain na tayo, magkuto mo ko. So, ayan mga ka-blissful, ito na yung ating nilutong gulay at mayroon kasamang frito. So, it's about time na kakain tayo. Siyempre, wait, kumain ka na. Si Gian, hindi siya kasama, hindi siya pwede sa beans because she has a G6PD. So, ako lang yung kakain nito. So, ito yung niluto natin. This one is came from our garden. And ayan, everything was fresh na niluto. Ay, fresh na hinarvest natin. Straight pagka-harvest, luto agad. And napakasarap. Ayan. Na parang fresh, it's all fresh. Fresh na fresh talaga yun. Kaya, we can also plant in our, even in a small pot. Yan, we can plant that beans, yan, and carrots, and pechay. Pwede tayo, sabit-sabit lang natin yan sa ating mga ano. So, ayan, ano bang sinasabi kapag kakain sa Pilipinas? Nakalimutan ko na kung ano sinasabi kapag kakain sa Pilipinas. Enjoy! Tagalog! Tagalog, enjoy! Nga, hindi. Meron nga sinasabi. Ano ba yun? Pandesal. Hindi yan, kumakain siya ng roast tea at saka egg. Na salty. Ha? Salty? Baka madami siya kalipataan na salt. Nung gutom na kasi ako eh. Ayan, ayan. Ang harap. Iba talaga kapag fresh. Alam niyo ba? When I cook this one, yung binabalitan ko siya, naamin mo yung carrots, yung smack ng carrots when it's fresh. Masarap yung fish. Masarap niyang gulay. Hindi siya overcooked. Ano siya? Low to cook. Hindi. Hindi naman. Maano na siya. Luto na siya pero... Sino mo po, hindi naman nila makikita. Pero... Hindi naman naroon po pa. Fish. What's my fish? Ang sarap ng luto ko, promise. Ano pa yun? Parang. Almost like pandesal. Baby, kunin mo na to. Parang this. Hindi yan. Nahawakan ko na yan. Ito, hindi ko pa nahawakan. So. So, ayan. Maraming salamat. Thank you very much for joining me for cooking. So, from harvesting to cooking to eating. Ayan. Thank you very much. And I hope you like our video. And thank you for all your support. And keep up there. Stay happy, stay nice, stay healthy, and God bless you all. Bye! Bye.